Ito guys, yung na-stroke kong ibon. Pero hindi sa akin ito na-stroke, pinalagaan sa atin. Silipin natin. Kasi nagpares na to. Silipin lang natin, mga may pagbabago na to o ano. Sinatakot ako rito kung... Uy guys, meron na siyang itlog, isa. Uy, swerte. Ayos to. Ayos. Welcome back mga ka-ADB, ka-Aviary. Magandang araw sa atin lahat. Andito na naman tayo sa kwentong ibon at mga tips. Ayan po. Good news po yung ating na-stroke na failed fallow na pinaalagaan sa atin at pinanapan natin ng partner. May itlog na. Ayun. Isa pa lang itlog, pero marami pa rin pagsubok na pagdadaanan dito. Papakita ko po sa inyo. Ayun guys, so yun na nga. Nangitlog na po yung pale palo na ho natin na na-stroke. Ayan na. Ang swerte naman. Alam nyo kasi ang pinangangamba ko rito. Dahil galing siya sa stroke, eh baka paglabas ng itlog, mamatay siya. Mahina. Ayan o. Ayan pong parisan ho natin yan. Parang blue pale palo ho yan. Mas maano lang yung kulay ng hen yung stroke. Parang pale palo ho yan, visual. Ayan. Ayan mo muna sila maglimlim. Hayaan muna natin sila dyan. Ayan. Ay, sa wakas, ang itlog na rin yung ating pinakahihintay na pale palo. Kasi galing ho talaga yan si stroke. Ni-stroke ho yan, tumigas. Kala nga namin mamamatay na. Hindi ho sa atin yan, sa kaibigan natin yan. Pero isang taon na nakakalipas nung mula na na-stroke siya, pinaalaga ho sa atin yung hena yan. Kinondisyon, inayos, pinalakas. Ayun. Tapos, yung lumakas-lakas na siya, hinanapan natin siya ng kapares. Nagpares na. Hanggang sa, eto na nga, ang pinakainihintay natin, ng itlog na. Ayun guys, hindi ko muna inistorbo yung paglilimlim nila. Kaya ito muna ang aking binidyohan. Sa totoo lang guys, wala namang problema kung may sakit ang ibon natin, kung galing sa sakit, naka-recover. Ang importante lang, tama ho ang pagpapakondisyon natin, pagpapakain, at sagana sila sa vitamins, kailangan may probiotic. Ang ginamot ko ho dyan sa stroke na ibon na yan, yung tubig niya, nilagyan ko ng vitamins tsaka probiotic. Ayun. Bumaling ho siya. Lumakas. Pero syempre, nangangamba ho tayo. Baka ho, binigyan ho natin sila ng pares. Binigyan ho natin sila ng pares. Nangangamba ho tayo, baka pagka naglabas ng itlog, may stroke, hindi niya kayanin ang paglalabas ng itlog at mamatay. Pero ngayon, ayos na. Nakapagpalabas siya ng itlog, ibig sabihin,
kondisyon na ang kanyang pangangatawan kasi walang nangyari sa ating na-stroke na ibon. Sa stroke na pale palo natin na hen. Ayun guys, kung may ibon ho kayong mga ganyang klase, i-condition lang ho nyo. Ibalik lang ho nyo yung sigla at pangangatawan. Kasi nung una, ano na to eh. Matamlay, hindi halos di makalipad. Kasi nga, gawa ng na-stroke. Eh, hindi naman tayo veterinary o doktor na malalaman natin kung ano maging kondisyon. Binasi ko lang ho to sa pag-aalaga, sa nakikita ko ho. Binigyan ko siya ng tamang, yun nga, vitamins with probiotic, tapos tamang pakain lang. Hindi na ho natin siya binigyan ng mga matatabang pagkain. Gaya ng mga malakas sa protina, yung sunflower seeds. Yan. Konti lang, binibigyan ko siya konti lang, pero hindi ganun karami. Ayun po, mga KDB, K-Perry. Ngayon o, malaking pang pagsubok ang mangyayari ho dito. Napakalaking pagsubok. So guys, ayan po sila. Ito, malaking pang pagsubok ang magaganap pa ho rito. Gawa ng, siyempre, kailangan ho, hindi purkit ng itlog. Eh, okay na. Siyempre, kailangan din ho natin malaman kung perptil ang itlog nila. Kung magpe-perptil o hindi. Pag hindi nag-perptil, try again. Better luck next time. Kaya pag nag-perptil, buenas ho natin. Gagawin ho natin dyan. Tatapos natin muna yung pangingitlog niya, kung ilan man yan. At ipapaposter na ho natin yan. Hindi na ho natin hayaan siya ang magposter. Gawa ho ng hindi na ho siya mapagod, may stress. Papaposter na ho natin yan sa iba. Ayun ho, pag na-poster na ho yan, syempre, back to back na pale palo yan, mahina, medyo mahina ho ang inakay niyan. Iha-handfeed ho natin para may mabuhay. Yan, para mabuhay lang ho. Papa-handfeed ho natin yan o iha-handfeed natin yan para mabuhay yung inakay nila. Pero, marami pang pagsubok, gaya na sinabi ko, kailangan mag-perptil pa yung itlog nila. Pag hindi nag-perptil, ulit-ulit tayo sa umpisa. Yun naman ang kailangan natin gawin. Mag-perptil ang kanilang itlog. Ayun, guys. Baka may mga ganito kayong ibon. Ang payo ko lang sa inyo, i-condition nyo maigi. Pagbigyan nyo ng paglaanan nyo ng panahon, oras, para mag-perptil ang kanilang ibon. O, hanggang dito na lang po muna ho tayo. At sana po, huwag nyo po sanang i-share nyo po to sana sa mga mag-iibon o sa mga newbies para magkaroon sila ng bagong kaalaman at tip. At huwag nyo sanang papabayaan o kakaligtaan na mag-like, share at subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod kong video. Ayun, maraming salamat po at God bless.